Pakibigan, narito po tayo ngayon sa Palaisdaan Restaurant at kasama po natin si Karen de los Santos at si Chef Melvin De Villa para pakitaan tayo ng pagluluto ng ginataang tilapia at ginataang suso. Ayan. Ito talaga, dalawa to sa mga pinagmamalaki ng Palaisdaan Restaurant. Mm-hmm. Ayan. Karen, siyempre, Chef Melvin, paano ba niluluto itong ginataang tilapia at ginataang suso? Ang mga ingredients na kailangan sa ginataang suso ay bawang, luya, gata, pako, at suso. Lagyan po muna natin ng tubig para paglutuan natin ng paglagaan ng suso. Konti lang. Unahin po natin ang ginataang suso. Opo. So, konting tubig lang. Opo. Tapos lagyan na po natin yung suso. Naku, paborito po natin yan eh. Tatlong perasong bawang po. Yan po natin yung tatlong perasong bawang. Ay, ang galing. Lagay po natin ang paminta. Paminta? Luya. Ay, sarap ng paminta. Paminta. Paminta ba yun? Ay, luya. Mga 1/4 teaspoon po. So, ganun lang pala. Sa lahat ng sangkap, ganun. Lagyan, ang lalagay po natin ay, lagyan po natin ng asin. Lagyan na rin po natin ng sugar. Sugar? Kasi instead na bechin po, nagsiship po kami sa sugar na lang. Naturo po sa amin ng magulang namin na kaysa gamitin namin ng bechin, sugar na lang. Oo. Kasi hindi ho masama daw po ang bechin. Oo. So mas healthy, syempre ang sugar na Opo. Lang. Mas, kasing sarap din naman. Opo. Mas masarap pa nga kung tutuusin. Pagkasamasamain lang ang bawang, luya, suso at paminta. Matapos ito, tsaka ilalagay ang gata. Pagkatapos, ay papakulon lamang na isa hanggang 3 minuto. Karaniwan po, Karine, ang mga taga-Bicol kilala sa pagluluto ng mga ginataan. Opo. Pero ang mga taga-Tayabas suba, mahilig din mo sa gata? Mahilig din po sa gata ang mga taga-Tayabas o taga-Quezon. Ang pinagkaiba lang po sa mga taga-Bicol, mahilig din sila sa gata, pero gusto nila maanghang. Mas maanghang. Opo. Ngayon po, naluto na siya. Naluto na siya sa gata. Bali, luto na po rin ng suso. Lagay na po natin yung pako. Alam mo, masarap din pong pako kapag yung ano lang, pakukuluan mo. Opo, no? Opo. Ayon pa kina Karine, isa sa ipinagmamalaking pagkain ng Quezon ay ang ensaladang pako. Ayan, luto na yung ating ginataang suso. Ayan. After nyan, syempre, plating na tayo, chef. Ilang minuto ng pagluluto lang, pwede to eat na ang ating ginataang suso. Kanina natikman na natin, syempre nag-almusal tayo. Ano yung matikman mo? Yung gamisan lukban, tapos yung tortang tortang pako. Ayan. Ngayon naman lahok na siya sa ginataang suso. After nitong ginataang suso, ituturo naman nila sa atin kung paano naman lutuin ang ginataang tilapia. Mga kaibigan, ginataang tilapia naman ang ating lutuin ngayon at tatanungin natin kay Kuya Rene de los Santos at ang kanyang chef na si Chef Melvin De Villa ang ingredients nitong ginataang tilapia. Una po ay magtimpla tayo po ng suka. Kailangan natin suka. Tsaka po yung tubig. Kailangan timplado siya, hindi siya sobrang asin. Okay. Prepare po tayo ng asin, paminta, bawang, sugar. Sugar pa rin. Pamalit sa bechen po. Okay. Tapo luyang dilaw. Luyang dilaw. Powder na ito. Opo. Unang ilalagay sa mainit na kawali ay ang tubig na may timpladong suka tsaka isusunod ang tilapia. Habang pinakukuluan ang tilapia, maaari nang ilagay ang ibang sangkap. Habang pinakukuluan po natin siya, pwede na po natin ilagay yung asin. Tamang timpla lang. Opo. Mga isang 1.5 teaspoon. Tsaka po 1.5 teaspoon na paminta. Sumunod po ay tatlong pirasong bawang. Yan na yan, pop. Mm-hmm.
Isasama na rin ilalagay ang luyang dilaw at asukal bilang pambalit sa betchin. Ngayon po, gawin natin, kailangan ang tubig, kumulo muna siya ng kulong-kulo. Kasi kung parang, kung tawagin po dito ay baka masabrido. Oo. Kung bang nawawala ang asin, tama, hindi nyo makuha yung timpla ng asin. Huwag na daw hahaluin kapag may suka kasi mapapatay. Kung tawagin po dito sa tayabas, sabrido. Sabrido. Masasabrido yung suka. Ibig sabihin, para mawawala yung lakso ng suka. Minsan may maasin lang siya, pero asin lang. Hindi niya siya malasahang hindi makuha yung lasa. Ayan. 3 hanggang 5 minuto papakuluan sa tubig na hinaluan ng tilapia, tsaka ilalagay ang gata at mustasa. Ilang minuto lang ay naamoy na ang katakam-takam na ginataang tilapia ng Palaistaan Restaurant. Siyempre, hindi na kami nagpahuli at tinikman na namin ang masarap na hain sa amin ng Palaistaan Restaurant. At ngayon mga kaibigan, titikman na po natin ang ginataang tilapia at ginataang suso. Ayan, syempre. Nahatid sa atin ni Chef Melvin De Villa at syempre po naman ni Karen De Los Santos. Ng Palaistaan Restaurant. Syempre sa iyo, tilapia, sa akin yung suso. Mamaya palit tayo ha. Oo. Tikman natin ang ginataang tilapia. Lasong-laso yung ginata, yung gata. Mm-hmm. Hinduyan dilaw. Oo. Masarap. Masarap talaga. Mm-hmm. O kahit wala pang anghang, pwede mo lagyan yata ng konting anghang kasi may sili, choice na lang yon. Choice na lang yon. Diba? Ito naman, mga kapambansang almusal, syempre, titikman naman natin yung ginataang suso. Ito, kapag ka, nasa mga restaurant ka, pwede ka mag-toothpick. Pero pag nandito ka talaga, dapat ma-feel mo kung gaano kasarap yung tamang pagkain ng suso. Paano ba yung tamang pagkain ng suso? Hindi gupin mo. Oo. Ito, kasi alam mo, kanina pa ako natatakam. Kasi nung niluluto pa lang, parang, alam mo yun, yung paglagay ng gata, nung paraan nila ng pagluto ng suso. Hindi ba nakita mo kung gaano ka fresh? Ito, titikman naman natin. Sabi nila ganito daw to eh. Subukan. Pera ka lang ha. May takip. Ayon. Ayon. Okay. Gusto mo i-try? Masarap, syempre masarap. Ayan mga kapambansang almusal, habang ina-enjoy namin kung gaano kasarap itong inihanda ni na Karen Ne at Chef Melvin para sa atin ng ginataang tilapia at ginataang suso. Abangan naman ninyo kami sa pagbabalik namin dahil iba't ibang destinasyon pa ang papasyalan namin dito sa Tayabas, Quezon. Kaya naman, manatili nakatutok, magbabalik pa rin ang palagyan niyong kasalan sa inyong agahan. Pagbansang Almusal!